Since galing nga sa isang championship ng Warriors itong si JTA, mga idol, at tatlong taon siya doon, malamang kabisado pa rin niya ang sistema ni Coach Steve Kerr. At ngayon na nasa Lakers siya at kalaban ng Warriors, may iilang mga defensive plays siya na magpapakita nun, katulad nito. Nasa weak side siya ngayon at binabantayan si Kuminga. Weak side nga yan, mga idol, dahil ang bola currently ay andito sa kaliwa sa mga kamay ni Kevon Looney. And sa mga napapanood nga natin before, mahilig ang Golden State sa mga cuttings and off-ball screens. Kita nga natin dito yan at binibigyan ni Wiggins ng screen itong si Curry. Tao po ni Curry si Lonnie Walker dyan. Pero dahil may screen nga pong nagaganap ay naipit siya kay Wiggins. So dapat ay may magro-rotate kay Steph. Si Max Christie dapat yon. Pero kita nga natin siya na parang nanigas dito habang si Curry ay nakawala na papasok sa loob. Buti na lang, andyan si JTA para mag-weak side help. Risky to, mga idol, dahil iniiwan niya yung taon niya sa corner. Libreng-libre at pwede siyang pasahan ni Looney dyan. Pero solid yung pagiging patient niya at inantay niya munang maging airborne ang bola dito bago siya kumaripas kay Steph. Basang-basa niya. May kita rin natin si JTA na nagbibigay ng extra hustle dahil tumira si Walker dito. Kahit pwede naman siyang bumaba na lang, ay sumubok pa rin siyang makigulo sa loob para kung magmintis man ay pwede siyang mag-compete para sa rebound. Dahil natakbo rin lagi ang Golden State, maaaring i-apply ni JTA yan sa Lakers. Nagmukhang Steph Curry si Lonnie Walker dito sa dami ba ng manong nakapaligid sa kanyang defenders. Kaya naiwan si JTA sa ilalim. Almost the same play to, mga idol. Sa open floor ay may nagbabadyang tumira rito sa may madadat na natin si JTA na nasa ilalim para sa posibleng knockout play. Pero ox na, tumira na si Lonnie Walker IV. Ito, talagang alam na alam ni Juan Toscano-Anderson yung gagawin ng Warriors. Mula sa inside pass ay tinanggap po ni Wiseman ang bola kontra rito kay AD. Ang tinatao ni JTA dyan ay si Kuminga ulit. Now, dahil nga Warriors ito, again, may mga off-ball screening na nagaganap. Dito mag-o-offer ko no si DiVincenzo kay Kuminga para makapag-corner 3 siya. Heto namang si Toscano ay lumuyo ng konti kay Kuminga imbis na dikitan siya para hindi siya gaanong maiwan ito. Bakit kaya ganon? Na-track niya na magka-cut si DiVincenzo at nagbigay siya rito ng bump para ma-delay siya. Walang stat si JTA dyan, hindi niya nakuha yung steal pero basang-basa niya yung play. And yung culture talaga nila sa Warriors ng off-ball movement ay beneficial din talaga para sa Lakers. Kanina nga, diba, panay takbo siya sabay nasa ilalim na pala. And siya lang din yung nag-cut dito sa Lakers para tulungan si AD. Isa na naman tong low maintenance sa player para sa Lakers. Mula sa Warriors pa lang ay kilala na talaga siya sa kanyang depensa at pagiging isang hard worker. Hindi siya magdedemand ng bola at lalaroin lang din talaga niya yung kanyang role. Okay na okay din po itong si Toscano Anderson sa mga panapos na lineup ng Lakers. Medyo nakukulangan lang talaga ako sa shooting sa kanya. So far ngayong preseason in 4 games ay 3 out of 12 siya from deep. 25% lamang yan, pero kung maaangat niya yan at around 33-35% ngayong season, panigurado babad to sa Lakers. This game ay nagkaroon siya ng 6 points, 3 rebounds, 2 assists, 2 steals, and 1 block kontra sa Warriors. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.